digmaan laban sa dalawang higanteng imperyo sa mundo at pananakop. Ito ang kwento ng British invasion sa Maynila noong 1762. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 1756, ang Britanya at France ay nagkaroon ng digmaan na nagsimula sa Amerika na kilala sa kasaysayan bilang the Seven Years' War. Habang patuloy ang digmaang ito, nabahala ang gobyerno ng mga Espanyol sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Franses sa Britanya dahil baka maapektuhan ang kanilang mga interes sa Amerika at lalo na sa Asia. At dahil galing sa iisang pamilya ang hari ng Espanya at hari ng France, ang Bourbon Dynasty, nagbuo sila ng alyansa na tinawag nilang Family Compact na pinirmahan noong August 15, 1761. At naghanda kaagad ang Imperyong Espanya para sa digmaan laban sa British Empire. At nang malaman ito ng mga Briton, nagdeklara agad ng giyera ang Britanya sa Espanya noong January 4, 1762 at ganun din ang Espanya laban sa Britanya noong January 18 naman, 1762. At noong January 6, 1762, ang British Cabinet na pinamumunuan ni Prime Minister John Stewart sumang-ayon na atakihin ang Havana, ang capital ng Cuba na isa sa mga kolonya ng Espanya sa Amerika, at pagkatapos ay inaprubahan niya ang plano ni Colonel William Draper na sakupin ang Maynila sa Pilipinas. Si Colonel Draper ay isang commanding officer ng 79th Regiment of Foot na nakabase sa Madras, British India. Ilang linggo ang nakalipas, pinirmahan ni King George III ng Britanya ang order kay Draper na sakupin ang Maynila dahil sa mga panahong iyon ang Maynila ang isa sa pinaka-importanting trading city sa Asia at gusto ng British East India Company na mag-expand sa arkipelagong ito. At noong September 24, 1762, 8 barko ng mga Briton at 3 frigates at 4 na cargo ships at 6,839 soldiers at marines ang naglayag mula Madras, British India, papuntang Maynila. Ang ekspedisyon na ito ay pinamumunuan ni Brigadier General William Draper at Rear Admiral Samuel Cornish para sakupin ang pinakamaganda at pinakamalakas na portifikasyon ng mga Espanyol sa Western Pacific. Pero ang sitwasyon sa Maynila ay hindi organisado sa mga panahong iyon dahil noong 1759 ang gobernador general ng bansa ay namatay na si Manuel de Arandia at ang kanyang kapalit na si Francisco de la Torre ay hindi pa dumarating sa Maynila dahil sa pag-aatake ng mga Briton sa Havana sa Cuba. Kaya inappoint ng Spanish Crown ang Mexican-born na arsobispo ng Maynila na si Manuel Rojo del Rio y Vera bilang pansamantalang gobernador general ng Pilipinas. At dahil ang Spanish forces sa Pilipinas ay pinamumunuan ng isang arsobispo at walang kaalam-alam sa militar, ay nagkaroon sila ng maraming pagkakamali at walang tamang depensa ang Intramuros. Kaya noong October 4, 1762, ang mga Spanish soldiers sa Maynila ay hinikayat ang arsobispong si Rojo na magbuo ng isang war council para sa proteksyon ng syudad, pero mas gusto pa ng arsobispo na isuko na lang ang Maynila para hindi na magdulot ng malaking pinsala at pagkamatay ng maraming tao, pero ilang beses itong napigilan ng mga Spanish soldiers sa loob ng Intramuros. At sa araw ding yon, binomba ng maraming kanyon at ilang beses ang Intramuros ng mga Briton sa Maynila. At nagtagumpay ang mga ito at nakapasok sila sa bastyon ng San Diego at binuksan ang drain at inalis kaagad nila ang tubig sa ditch ng Intramuros para madaling makapasok ang kanilang mga sundalong kasama sa labas.
At pinagtatatanggal nila ang mga kanyon ng mga Espanyol sa mga bastyon ng San Andres at sa kabilang bastyon ng San Eugenio, at pagkatapos ay sinunog nila ang ilang bahay at building na malapit sa pader kung saan sila nakapasok. Umatras sa mga Espanyol sa dulong bahagi ng Intramuros malapit sa may Ilog, Pasig, at nasakop naman lahat ng mga fortifikasyon sa loob ng Intramuros ng mga Briton. At insaktong 6:00 ng hapon, sumuko ang mga Espanyol noong araw ding yun. 50 Spanish soldiers ang namatay, habang 30 naman ang namatay sa milisya ng mga Espanyol, at 300 nitibong Pilipino ang namatay, habang 400 naman ang sugatan. Ang mga Briton naman ay 147 ang patay, at 16 dito ay mga officers, at binomba nila ang Intramuros ng 5,000 beses at 20,000 cannonballs bago nila ito napasok. At ayon sa sulat ni Rojo, ang arsobispo ng Maynila, na matapos ang matagumpay na pagkubkob sa Intramuros ng mga Briton, ang mga sundalo nito ay niluth ang buong siyudad sa loob ng mahigit 2 araw. Ayon sa kanyang journal at kanyang inilarawan na ang mga sundalong Briton ay walang pakialam sa kanilang pinaggagagawa, sinamang nilut ng mga ito ang simbahan, pati ang palasyo ng gobernador-heneral sa loob ng Intramuros, at siya mismo, ang arsobispo, ay nakapatay ng isang sundalo ng mga Briton dahil sa pagpasok nito sa simbahan. Pero ang kapitan-heneral ng mga Espanyol na si Simon de Anda y Salazar ay nakiusap kay General Draper na itigil ang pagwawalang hiya sa siyudad. At nagdiman ang mga Briton ng ransom na 4 milyong dolyar sa mga Espanyol, at bumayag naman kaagad ang arsobispo sa gusto ng mga Briton para matigil ang kanilang paghahasik ng lagim sa buong Kamaynilaan. At noong November 2, 1762, si Dawson Drake, ang British East India Company, ay inilagay ng mga Briton bilang bagong gobernador-heneral ng Pilipinas. At tinulungan siya ng 4 na konseho na binubuo nila John L. Smith, Claude Russell, Henry Brooke, at Samuel Johnson. At nagtatag sila ng isang war council na tinawag nilang Chowdhury Court, na may kapangyarihang ipakulong ang kahit sino at maraming Espanyol, mestizos, Chino at mga nitibong Pilipino ang kinulong sa mga krimeng walang basihan sa korteng ito. At tuwang-tuwa ang mga Briton nang makuha nila ang treasure ship na Filipina na may kargang maraming pilak galing sa Acapulco, Mexico. At sa labanan sa Cavite, nakuha rin ng mga Briton ang barkong Santissima Trinidad na may mga kargang goods mula sa China. Ang mga kargamentong ito ay nagkakahalaga ng $1.5 million, at ang galyon ay nagkakahalaga ng $3 million. Pero ang Royal Audienza ng mga Espanyol sa Maynila ay nag-organisa ng War Council, at ipinadala nila ang oidor na si Don Simon de Anda y Salazar sa probinsya ng Bulacan, at inappoint din siya ng Royal Audienza bilang Lieutenant Governor General. At sa gabing yon, sekretong tumakas si Anda dala ang ibang kayamanan ng mga Espanyol at mga importanteng dokumento sa Intramuros, at sa Fort Santiago siya dumaan at sumakay ng isang bangka sa Ilog, Pasig, at dumiretso sa Bulacan. At pagdating niya sa Bulacan, nilipat niya kaagad ang kanyang headquarter sa Bacolor, Pampanga, para masecure, at doon siya nag-organisa ng resistance laban sa mga Briton, at sinuportahan naman kaagad siya ng mga Agustinian doon. At noong October 8, 1762, sumulat si Anda sa arsobispo na nasa Maynila, at ipinaalam niya dito na ina-assume na daw niya ang posisyon ng gobernador-heneral sa bansa sa ilalim ng Council of the Indies, dahil siya lang ang pinakamataas na membro ng audyensa na hindi bihag ng mga Briton, at nagdemand na ipadala ang Royal Seal sa kanya sa Pampanga. Pero hindi ito tinanggap ni Rojo, at hindi niya ibinigay ang Royal Seal, at hindi niya rin kinilala si Anda bilang gobernador-heneral ng Pilipinas.
Dahil ang surrender agreement ng arsobispong si Rojo sa mga Briton ay ginagarantiya nito na hindi papakialaman ang simbahang Katoliko at ang Episcopal government nito, pati na rin ang mga private properties, at higit sa lahat bibigyan ng karapatang bumiyahe ang kahit sino at makipagkalakal sa kahit kanino bilang mga bagong British subjects sa ilalim ng kontrol ng Imperyong Britanya. Hindi rin tinanggap ni Anda ang kasunduang ito ng mga Briton at ng Arsobispo. Ayon sa kanya, hindi ito valid dahil sa sitwasyon na nasa Maynila si Rojo, at pwersahan lang daw itong pinapirma ng mga Briton sa kasunduang ito. At hindi rin siya nakikipag-negotiate sa mga Briton hanggat hindi siya tinatawag na gobernador-general ng bansa. Pinapabalik niya lahat ng mga sulat sa Maynila na hindi naka-address sa kanya bilang gobernador-general. At lahat ng ito ay inaprubahan ng hari ng Espanya, na kung saan ay ginantimpalaan si Anda sa kanyang kabayanihang ginawa laban sa mga Briton pagkatapos ng giyera. Samantala, nakapagtipo naman si Anda ng 10,000 sundalo, karamihan ay mga nitibong Pilipino, kahit na wala silang modern weapons ay hindi naman maka-expand ng mga Briton sa kanilang pananakop. Hanggang Maynila lang sila sa Intramuros at sa Cavite. Kaya noong November 26, umatake ang mga Briton na pinamumunuan ni Captain Backhouse laban sa mga sundalo ni Anda sa Ilog Pasig, at nagsimula agad ang labanan. At umatras ang tropa ni Anda pabalik sa Bulacan. At noong January 19 sa sumunod na taon, nagpadala ang mga Briton ng isang ekspedisyon sa Bulacan kasama ang 4,000 Chino, dahil galit na galit ang mga ito kay Anda matapos imasaker nito ang mga kapwa nila Chino nung sumalakay ito sa Maynila. At nang malaman ito ni Anda sa Bulacan, 180 na Chino ang pinatay niya doon nang walang kalaban-laban. At noong August 26, nagsimula na ang kasunduan sa Paris, France, at ang treaty ay nagsasabi na lahat ng conquest na hindi alam sa mga panahong pinirmahan ng kasunduan ay ibabalik sa nagmamay-ari nito. Pero ang order na mag-withdraw mga Briton sa Pilipinas ay 6 na buwan pa ang aabutin bago makarating sa Maynila dahil sa layo ng biyahe sa dagat. At sa mga panahong ito, patuloy ang resistance ni Anda sa mga Briton kasama ang mga nitibong Pilipino, palagi nilang hinaharas ang Maynila. At nagtapos ang 7 Years War ng pirmahan ang Treaty of Paris noong February 10, 1763, at sa panahong iyon, ang mga pumirma sa kasunduan ay hindi alam na sinakop pala ng mga Briton ang Maynila, kaya kinakailangang ibalik ito sa mga Espanyol matapos ang giyera. At matapos mamatay ng arsobispo sa Maynila na si Rojo noong January 1764, ang mga Briton ay nirecognize na nila si Simon de Anda y Salazar bilang legitimate na gobernador-general ng Pilipinas. At noong March din, dumating na sa Pilipinas ang matagal nang hinihintay na gobernador-general na si Don Francisco de la Torre. Dala ng gobernador ang order na galing sa London para sa mga Briton na ibalik ang Maynila sa kanya. At noong March 29, 1764, naglayag palayo sa Maynila si Drake at tinapos ng mga Briton ang kanilang occupation sa Maynila. Noong first week ng April 1964, naglayag sila mula Cavite pabalik sa Madras, British India. Ang tagumpay ng mga Briton nang masakop nila ang Maynila ay dahil sa hindi ito organisado nang sila ay dumating. Ang gobyerno ay pinapatakbo ng arsobispo ng Maynila noong mga panahong iyon. At ang kanilang pagkabigo na palawakin ang pagkontrol sa bansa mula sa Maynila at Cavite ay nagdulot sa kanila ng maraming problema sa pagkain sa loob ng 2 taon. At isinulat pa ni Captain Thomas sa kanyang report sa Secretary of War sa London na ang kalaban ay hawak ang buong bansa dahil sa sobrang loyal na mga nitibo nito, kaya nasa Maynila lang sila at Cavite at hindi na makaka-advance pa.
At ayon din kay Francisco Liadro Viana, isang witness sa pangyayari sa loob ng 20 months na occupation, inexplain niya kay King Charles ng Spain na ang English conquest sa Pilipinas ay isang palpak na pananakop dahil sila mismo ang mga Briton ay hindi makalabas sa Intramuros at Cavite. Hanggang doon lang sila. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.